Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa latest update sa isang interview ni Senador Ronald Bato de la Rosa ho mga ka-action. Alam ho natin na gaano sobrang init po ang usaping ICC about sa investigasyon dito nga sa kasama na si Bato de la Rosa ho mga ka-action, no? At ito po ang sabi niya, ready na po daw siya harapin ang ICC at lalayasan niya na. Ops! Tika lang, hindi siya lalayas. Oo, ang sabi niya, hinding-hindi daw siya lalayas. Ay, bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin po muna natin ang nasabing short video. I feel that I should be ready. Huh? I should be ready for any eventualities because the political situation in the Philippines is very fluid, so I have to be ready, but it is not an indicator that lalayasan ko kayo, ha? Baka sabihin niyo, oh, sisibat na si Bato, hindi ako lalayas. Harapin ko yan. Pag sinabi ng ating gobyerno, sinabi ng ating korte, oh Bato, harapin mo yan, dito ka sa amin humarap, then haharap ko. Harapin ko yan. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping clone, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang latest update na statement sa isang interview ni Bato de la Rosa ho mga ka-action. O di ba? Ang tapang niya no. O, di ba? Yan ang isang Bato de la Rosa. Hindi lalayas. Dapat mo talaga harapin 'yan. Alam mo kahit hindi mo sasabihin 'yan, alam ho namin na hindi mo 'yan maiwasan. Once na pumasok na or magsimula na ang nasabing investigasyon laban sa inyo na mga kandidato na iimbestigahan ng ICC. Di ba? Alam mo kung anong maging resulta kapag hindi ka humarap sa investigasyon? Ibalik ho natin yung nangyari kay Tevez. Di ba anong tawag sa kay Tevez nang hindi siya nagsipot sa mga investigasyon dito sa Pilipinas nang hindi siya umuwi? Nadeklara siyang wanted. Diba? At yun din ang magiging resulta kay Senador Ronald Bato de la Rosa kapag magsimula ang investigasyon at iimbitahan siya at hindi siya mag-attend. Eh natural po, magiging guilty po siya at magiging wanted. Oh, kasi hindi ka sumipot eh. Oh, kulang na lang kung hindi ka pasisipot, aris waranta po ang ano sa'yo, ang iaabot. Diyan nyo po ma-probe. Mr. Senador Ronald Bato de la Rosa, mawalang galang na ho sa'yo, Mr. Senador. Diyan nyo po ipagtanggol ang inyong sarili na talagang wala ho kayong kasalanan at naging malinis po ang nasabing pagpapatupad ng war on drug noong panahon ni dating Pangulong Duterte ho. Diyan ho namin malalaman. At tatandaan ho namin ang sinabi mo, Mr. Ronald Bato de la Rosa, na hindi mo lalayasan, haharapin mo. Yan si Bato de la Rosa, matapang. Yan ha. Hangad din ho namin na maging malinis ang pangalan nyo. Kasi ikakaganda ho yan ng pagkataon nyo at ikakaganda ng Pilipinas. Oo. Walang masama, harapin nyo po. Kung talagang malinis ho, wala po. Huwag kayong kabahan. Lalong-lalo wala naman kayong ginawang masama nung panahon nung war on drug. Kung wala nga ba. Aabangan ho namin yan ha. So yan lang ho mga ka-action, mga ka-camping clone, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone.